First time talagang nangyari ari sa amin din sa UAE. Tingnan naman ninyo mga kaulam. Talaga naman pinasok ng tubig ang aming bintana din sa kwarto ng aming mga anak. Naubos na ang aming mga tuwalya para lamang mapatuyo ang mga tubig na ito. Sobrang talagang madami na talagang tubig ang nakapasok. Tinulungan ko na ang asawa ko at parang hindi na niya kaya dahil dalawang kwarto na parehas ng baha. Ang amin nga palang bahay ay malapit sa dagat at ito ay nakaharap sa dagat kaya ang hangin ay dinis sa aming direksyon pumunta kaya pinasok na ng tubig aring aming bintana, napakalakas ng hangin. Kaya niisip ko kung hindi titigil ang ulan at magtutuloy-tuloy ito, paano kaya ang aming gabi ay talagang hindi ko din alam. At ari nga ang asawa ko, kung makikita ninyo, ari naman nasa, siya naman ay nasa aming kwarto. Siya naman ang nagtutuyo at ako naman ang nasa kabilang kwarto. Ay ang mga damit na nakasampay na yan sa box ay pinagtatanggal ko na dahil mababasa din. Nung una nagtatawanan pa kami ng asawa ko habang kami naglilinis, pero nung bandang huli na talagang feeling namin ay hindi natitigil ang ulan at palakas pa ng palakas, kami ay nag-uumpisa na rin kabahan. Nagpabilisan na lamang kami kung sinong unang makakapuno ng timba. Sa totoo lamang ay sinisigawan ako ng asawa ko galing sa aming kwarto na huwag na daw akong magtuyo at baka daw ako ay madulas. Siya daw ay natatakot sa aking ginagawa. Hintayin ko na lamang daw siya at siya na ang gagawa. Ay hindi naman ako makatiis, hindi tumulong mga kaulam dahil pataas ng pataas ang tubig. Ay baga, siguro bago siya makatapos sa kabilang kwarto ay langoy na ang mga anak ko din sa kanilang kwarto. Hindi namin ipinapakita sa mga bata na kami ay medyo kinakabahan na at medyo natatakot na dahil ayaw naming makaramdam ng takot ang mga bata. Hindi na rin namin pinayagan ang mga bata na tumulong sa amin at baka madulas ay dadami lamang ang problema. Kaya sabi ko sa mga bata, sila ay doon na lamang sa kabilang bed at doon na lamang sila umupo at talagang ako'y lalong natatakot kung sila'y tutulong sa amin. Baka sa halip na kakaunti ang aming problema ay pag sila'y mga nadulas ay madagdagan pa. Sa puntong iyan ay iniisip ko ang aming sasakyan na nasa basement. Na baka ito'y bumaha sa basement ay papaano namin maiilabas ang sasakyan. Ay naka-off ang mga elevator ng bawat building dini ay kami ay nasa 8th floor. Papaano kami pupunta sa basement para ialis ang aming sasakyan. Talagang ito'y first time naming naranasan sa buong buhay namin dito sa UAE. Dahil dito naman talaga hindi na ulan ng ganito kalakas. Ngayon lang talaga sobrang lakas ng naging ulan maghapon. Sa puntong iyan ay panisigaw ang asawa ko at pinatitigil na ako ng paglilinis at hintayin ko na lamang daw siya. Ay kakoy, baka pag siya inintay ko ay ang kama ay lumutang na sa tubig. Ay nako, ay kakoy mahirap at baka masira ang kama mga kaulam, ay doon pa rin ako natatakot. Nung bandang huli, nagyayakag na ako sa asawa ko. Kakoy, kami mag-check-in na sa pinakamalapit na hotel. At ako'y nakakaramdam na talaga mga kaulam ng nervyos dahil ang building naming ari ay lumang-luma ng building. Baka baga ito'y bumigay pa. Dahil yung sa kakilala namin ay nag-message na sa akin na bumigay na daw ang kanilang ceiling at hindi na daw mailabas ang mga sasakyan sa basement. Doon ako nag-umpisang matakot na sabi ko, sana naman tumigil na ang ulan. At ayan nga ang asawa ko'y pumunta na at talagang pinatitigil akong maigi ng paglilinis. Siya na lang daw ang magtutuloy at napakabigat din daw ng timba na pagdapupuno na ng tubig. Dahil ako'y nakailang timba na nakuha diyan na tubig, inusod namin ng kaunti ang kama dahil gusto kong linisin ang ilaang gilid dahil napakarami ng tubig doon sa gilid. Sana na may wag ng umulan ngayong magdamag at kung uulan man ay kaunti-kaunti lamang. Dahil pag sobrang lakas ng ulan talaga ay napasok talaga sa aming bintana. Maigi na lamang talaga mga kaulam ang aking asawa ay napakasipag. Yan ta actually siya ay tulog. Bigla ko siyang ginising na sabi ko'y bumangon kat napakalakas ng ulan. Kakoy ang ating bahay ay pinasok na ng tubig. Bigla siyang napabalikwas. Ako na may napaawa at hindi alam kung ano ang uunahing hawakan, kung basahan baga.